Hello guys! Good morning! Welcome back to again sa ating YouTube channel. Noong nakaraang video ko po ay ipinaliwanag ko po sa inyo kung kailan po bababa ang stock or yung coin. So yung i-discuss ko po ay yung ADA USD, yung coin na to. Ngayon naman, punta naman tayo sa ibang coin naman. So try po natin yung Alice USDT. Yan. Okay, so i-full screen lang natin. Ayan po. Okay, so yung nakaraan ay yung gamit natin na time frame ay one day, di ba? Okay, so ngayon naman ay try natin yung time frame na 4 hours. Yan. So, ibig sabihin nito, for every candle is equivalent to 4 hours. Very good. So, again, bawat candle ito, candlestick na to, ay equivalent to 4 hours na buy and sell na ng mga traders. So, ngayon naman, i-discuss ko naman or ipapaliwanag ko naman sa inyo yung opposite naman nung kailan siya bababa. Di ba? Ngayon, ang tanong ay, kailan naman natin malalaman kung tataas na yung stock or yung coin? Yung price ng isang coin, kung tataas na ba siya? Kailan natin malalaman? Okay, so, ang ituturo ko po sa inyo ay yung tinatawag nilang Relative Strength Index. Again, yung Relative Strength Index or RSI. So, ang ibig sabihin yan, guys, for my own definition lang ha, para sa akin, ang Relative Strength Index ay yun yung mga buyers, indication yun kung kailan mag-step in yung mga buyers. Kung kailan sila bibili. Yan. So, para sa akin, yun yung Relative Strength Index. Yung mga buyers, kailan natin malalaman kung kailan sila bibili. Okay? So, ito yung Alice, di ba? Yan. So, saan natin makikita, guys, ang RSI? So, dito. Ito yung RSI. Kung hindi nyo pa alam paano hanapin, halimbawa kung walang RSI na nakalagay dito sa ibaba, okay, punta lang tayo dito sa... Saan ba yun? Ah, tama. Punta lang kayo dito. Yan, itong... Technical indicator. Tignan nyo yan. Click nyo yan. Technical indicator. Yan. Tapos hanapin nyo yung RSI. O, ayan. Ito. RSI, click nyo lang. Ayan. Then, save. O, ayan. Ito na yung RSI natin. Yan. Okay. So, guys, pag ang RSI po natin ay below 15 po, below 15, ay it is good to buy na. Or maaari ka nang mag-buy. Pwede ka nang mag-bumili. Or probably, yung mga buyers niyan ay bumibili na. So, tignan natin yung candle na to. Ito. Yan, kita nyo to. Ang candle na to, kailan, ilan ang RSI niyan sa candle na to? So, tingin lang kayo sa baba. Ayan. Ayan, baba. Okay. Okay, ito. Yung candle na to ay, meron siyang RSI. Makikita niyo sa right bottom corner.
right bottom corner, dito sa pinaka bottom, sa pinaka right, kung makikita nyo ay ang RSI na po ay 8.362. So that means bibili ka na ba niyan? Siyempre, oo, dahil ano kaya ang dahilan? Siyempre, dahil below 15 na ang RSI na yan. So, yung mga RSI na 14, 13, 12, 11, and pababa na mga RSI, ay it's good to buy na yan. Okay? So, ano nangyari? Pagdating ng 8.362 na RSI. So, tingnan nyo, kung makikita nyo ay, pagdating niya dito sa price na to, ay tumaas siya, di ba? Tumaas siya hanggang sa 11.396 na price ng coin na to. At pag next candle niya, pagkatapos ng 4 hours, next na sad na candle, yan, dyan siya nagtapos, di ba? Dyan, bumaba siya ng bagya, tapos tumaas na siya. Tingnan nyo. O, di ba? From 11.366, tumaas po siya hanggang sa, ilan ba yan? 11.670. So, tumaas na siya, di ba? Okay. So, kung kwintahin natin yan, guys, halimbawa lang, halimbawa, bumili ka sa price na 11.366. Ang kapital mo ay 100,000. So, bumili ka sa 11.366. Okay. Yan yung number of coin na taglay mo sa Aris. Okay? Tapos, tumaas siya, di ba? Hanggang sa 11.670. So, kung naka-decide ka na na i-sell siya sa price na 11.670, ilan ngayon yung kita mo? Tingnan natin. Ayan. So, ito yung kita. Minus 100k na capital. Okay, ang kita mo is sa 100k na capital is 2674 minus yung mga commission ng commission ni Binance, mga nasa 2600 or 500 kapin. Or 2500 mahigit. So yung commission niya kibale mga nasa 100 plus lang. Okay? So aside sa RSI, may mga ibang technical indicator pa ba? Meron. So ito yung tinatawag natin na candlestick na pattern. Tignan natin ito, yung candle na to. So para siyang cross, di ba? Galing kasi yan dito sa candle na to. Dito siya nag-end. Tapos nag-start naman siya ng candle. Ito. Tumaas siya ng bagya. Tapos ang nangyari, nag-downtrend siya. Downtrend, downtrend. Pagdating niya dito, ay nag-step in yung mga buyers. Nag-push yung buyers. Push, 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 push. Hanggang dito siya nag-end. Sunod, dito na naman, nagsimula na naman ang bagong candle. So, tumaas siyang bagya. Ayan. Ang nangyari, nag-downtrend na naman. Downtrend, 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 downtrend hanggang dito. So, ang nangyari, nag-step in na naman yung mga buyers. Bumili na naman sila. Push, push, nag-buy sila, push, 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 push. Hanggang dito siya nag-end. Hanggang nagsimula naman ang bagong candle, bumaba ang bagya, tapos
nag-step in yung mga buyers. Mga buyers, push, 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 push. And then, nag-step in yung mga sellers, pero hanggang dito lang. So, that is why, dyan siya nag-tapos, di ba? So, kung i-analyze natin po yan, dito, okay, dyan. So, dito guys, may nangyayaring support, di ba? Nagsusupport na. Then, nag-consolidate. Tignan nyo. Support, then consolidate. Ibig sabihin yan, guys, pag dumadating yung price dito, nag-step in yung mga buyers. Dyan sila bumibili. Kasi naman, as you can see, mababa na kasi yung RSI na yan, di ba? Dito. Yung candle na yan, ilang RSI na yan? O, nasa 9.7. Ito naman is 8.3, di ba? O, 8.3. Yan, 8.3. So, ibig sabihin, guys, sa price na yan, ay malakas yung buying pressure, di ba? Maraming bumibili sa ganit sa bandang mga presyo na to between 11.40 to 11.219 or 219. Diyan sa mga presyo na yan ay maraming bumibili. Kaya as a result ay tumaas siya, di ba? At sa next na candle tumaas ng bagya tapos nag-downtrend na naman. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung ina-downtrend yan, pero base sa indicators na i-discuss ko ay malamang kataas na rin yan. Kasi yung mga downtrend kasi, hindi naman yan always. Baka, kumbaga, temporary lang yan. Baka mga mamaya, tataas na yan. Hanggang saan ba? Maybe hanggang dito. Sa resistance na to. Sa 11.825. Okay? So, I hope may natutunan kayo. So, again, kapag ang RSI ay below 15, ang ibig sabihin niyan is good to buy na. Pwede na kayong bumili. Dahil yung mga ibang buyers dyan, mga traders na buyers, ay nag-step in na. Kaya ganito ang resulta sa ating mga candlestick. Di ba? Ganyan ang nangyari. Pag bumaba na siya, pinush po ng mga buyers, hanggang dito siya, nag-end. Bumaba na naman siya, pinush na naman, nag-step in na naman, bumili na naman ang mga buyers, hanggang sa dito siya nag-end. As an next candle, evident na bumili na marami na talagang bumili. Kaya mayroon tayong napakalaki, na malaking big candles or malaking candles na form, di ba? Kung nakikita nyo, malaking candle ang nagresulta dyan kasi marami nang bumili. Okay? So I hope may natutunan kayo. At see you soon sa aking next nga video. Bye-bye!